Yon, magandang araw po sa inyo mga sir, no? Sa ating manonood nating masugid na manonood ng Aero Magic Guard. Dito tayo ngayon, sir. Kung mapatandaan niyo po si Sir Jun. Yon, si Sir Jun po ang ating Aero Magic Guard user. Nakapagpa-chainsaw na po siya kanina. Oo, at syempre wala na pong Aero Magic Guard itong kanyang makina. At syempre tumapon na. Wow, tinan niyo po kung gano'ng kalinis yung makina niyo. Pagka ganyan po talaga, pagka naka Aero Magic Guard, tinan niyo po yung mga parts ng kanyang makina ay talagang halos hindi makakapit yung mga carbon. Yan po dapat, no? So, ang napansin natin kanina ulit dito, yung kanyang RPM ay hindi na po ulit siya gano'n. Ha, sir, no? Siyempre, natapon na. Oo, sir. Hihina na po yan talaga kasi mababa na yan. Sama na yan sa maduming langis natin, no? So, pakita ko po sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo ang kaibahan ng wala ng ating produkto itong kanyang makina. Ayan, sir. Ano ba, sir? Matamla yung kanyang RPM. Tapos yung uso. Medyo may usok na rin siya. Siyempre, matamlay na yung kanyang RPM eh. Kaya kung bakit ay medyo usok na siya ulit. So, yun. Lagyan natin agad yung ating produkto. Kaya ito ang pinakamaganda mga sir. Kung bakit ay mas maganda. Palaging merong magic guard or aerometal guard ang inyong makina. Sir, ilan ang nalagay mo? Ito na ang magic. Yun. Si Mr. Asbo. Si sir po yung nahuli po dyan sa ano, Pasay ba yun, sir? Baklaran. Ah, sa Baklaran ba yun? Siya yung nakapasa po dun sa ano, sa mga Asbo. Hindi po nabakbak na yung plaka ni sir. Oo. Saka biruin mo si sir. Umaabot siya ng 9,000 kilometers. Bakit sir, ano ba yung ano mo sir? Yung inyong langis ay ano ba yan? Synthetic? Semi lang. Ah, semi-synthetic. Pero ang semi-synthetic, umaabot lang nga tayo ng 5,000 kilometers lang, di ba? Sabi, aabot na ng kahit na 10. Ah, huwag mong paabuti na ng ganun. Pero umaabot ka naman ng 9. Okay lang, umaabot ka ng 9. Umaabot na ng 9 eh. 9, kasi meron naman tayong additives na Aero Magic Guard. Kahit mga umaabot na ng 7, 8, 9, maganda pa rin yung takbo. Ganun pa rin, hindi nagbabago. Oh, yun. Pero syempre, huwag natin naabusuhin yung ratio ng ating produkto, no? Para, laging maganda. Oo. Yun, ilagay na yan ni sir yung kanyang magic guard. Habang nilalagay ni sir itong kanyang magic guard, papakita ko rin po sa inyo itong aking makina. Pinandar ko na, pininit ko na. So ganyan, pagka mainit na yung makina mo, ire-rebo na siya ng ganito. Ganyan po pagka naka-built na talaga yung ating produkto sa ating makina. Tinan nyo po tumalo ng RPM nito. Tingnan niyo po yung usok. At ito pa ang isa pang dahilan kung bakit ay kahit nandito tayo sa mga bahayan, hindi tayo nahihiya. Hindi naman tayo kasi marireklamo. Hindi po tulad po nung nakaraan ay nareklamo po tayo dito mga sir. Dahil napakausok po ng sasakyan nung isang nagpunta rito. Tapos kanina, tapos ako ng Starex dahil lumipat kami ng place dahil talagang sure bull na marireklamo tayo at napakausok po ng sasakyan na yun. So itong sasakyan ni sir palagi na po itong nakalagay yung ating produkto hindi na po ito mausok sa lungin, nilagay na po niya ulit ngayon yung kanyang magic guard. Ipapahaluin lang po natin mga sir, no? So ire-rev lang po natin ng konti natin yung kanyang RPM. Andun po yung marireklamo sa akin. So ngayon hindi naman tayo marireklamo kasi hindi naman tumuusok. Dahil ito ay palagi nang gumagamit ng ating produkto. So magre-rev lang tayo ngayon kasi naka-change oil na siya bagong lagay ulit yung ating magic guard. So ito lang yan. So nakadiretso tayo ng mga ng video sir. Mapapansin nyo yan yung kanyang RPM. Diba tulad kanina ay halos ang tunog ng kanyang makina ay hindi po siya ganun kaganda. Hindi po siya ganun kagalit. So magre-rev lang tayo ng ganito. Kahit mag-rev tayo dito, ganyan, hindi tayo nahihiya doon sa kapitbahay, di ba?
Wow. Ayan na, pumalo na po yung RPM ni sir na napakalupit. Ayan na. Ayan. As tinan nyo po yung tunog ng kanyang makina. Ayan. Ayan na. O, diba? On the spot effect po itong ating produkto mga sir, no? Kaya kung bakit ay pati sa Italy, napatunayan po nila na totoo itong ating produkto. Pero mo, nakaabot ng Italy itong ating produkto. Nakitang kita po natin yung plug ng Pilipinas na nandun po sa logo ng ating produkto, no? So, ayan na. Pumalo na. Pumalo na po itong ating magic guard dito sa makina ni sir, no? Papansin nyo, andun yung kanyang tambucho. Ayan, sir? Wala na. Ayun, 4,000, 3,000, 4,000 RPM, 4,000 RPM. No more usok. Woo! 4,000 RPM. Ayan na. Ayun, sir, pumapalo na. Tinan mo ulit yung RPM mo. Tinan mo na ulit yung RPM mo. Tinan mo ulit yung RPM mo. Ayan na siya, oh. Mas mabilis na siya. Tapos marinig mo yung makina mo, wow! Halos nagwawala na siya kasi smooth na smooth yung friction ng ano ng yung parts niya sa makina ay talagang napakaluwag na dahil ay madulas na diyan sa loob ng makina, kaya kung bakit ay itong RPM mo ay talagang lumakas dahil tuwan-tuwa na yung ating mga piston diyan dahil ay napaka-smooth na ng kanyang mga parts sa ilalim ng makina. One more time. Walang usok. So, sir, dito lang tayo ulit nag-demo dahil hindi naman tayo marireklamo ng mga kapitbahay. Yung mga na video ko rito nandito pa, hindi ko pa napopost dahil noong nakaraan ay naglabasan yung mga tao rito. Ay, talaga napakusok, mabaho kasi yung usok na yun. So, hintayin nyo po yung video na yun. Itong video ni sir, talagang nakita nyo na po, ay talagang bagong change oil niya. Napakaraming beses na po, no? Hanggang sa tumanda na itong sasakyan na to, hindi po yan ma-overhaul, basta alagaan din siyempre sa timing belt. Baka maputulang ka ng timing belt yan para iwasin tayo. Dapat ay kung time na magpalit ang timing belt para yung kanyang parts na original ay nandyan pa rin. Diba tama sir? Malapit ka na magpapalit ang timing belt, no? Tama sir. Yun! At siyempre, hanggat gusto ni sir itong kanyang makina, maglagi siya maglalagay. Meron pa siyang take out na dalawa. O dalawa, matagal na naman hindi magkikita ulit ni sir, no? Kasi malayo pa siya. Taga saan pa ba kayo sir? Bulacan, sir. Yun, biro mo, dumadayo pa si sir dito sa aking ano kasi marami ng fans si sir sa aking YouTube. So pakinggan nyo ulit yung kanyang makina. Tumining pa yun. Tumining na kasi biro mo, bagong change oil pero mas pinatining pa po ng ating produkto yung kanyang makina, yung kanyang RPM kanina, hindi siya ganun makapalo. On the spot po, dito sa ating video, pinapakita po natin ang kung ano ang ating produkto na napakalupit. Diba sir, no? At yung pinakita ko na rin yung sa aking sasakyan, ito. Wow! Ayos ba sir, no? Basta always kada change oil yung ating produkto, wag mawawala sa ating makina. Ay gamitin natin to ay isang vitamins ng ating makina. Kung ayaw mo nga sakit ng ulo, kung ayaw mo nang parang biting ka sa takbo, gusto mo nang tipid sa diesel and gasoline, abi nako, ay gumamit ka na. At ay lagi mo nang ilagay ang ating produkto na Aero Magic Guard at saka tama, Aero Magic Guard, pinagsama ko na. Di ba sir, no? So yun, maraming salamat ulit ha, sa napagpunta mo ulit dito at tayo makita nang ulit ng iyong mga fans sa aking YouTube channel, no? Michael Cagara. Yun, maraming salamat sa manood ng aking vlog. Huwag kayong mag-alilangan, maglagay ng mga Aero Metal Guard. Yun, maraming. Sigurado sa sakin. Oh, biro mo si sir, ang layo, dumadayo pa dito dahil ayaw niya magbiyahe daw ng malayo nang walang ating produkto dahil iba ang takbo kasi napakataas ang kanyang pinapanik sa ano ba yan sa Santa Fe. Santa Fe. O ba, siyempre, napakasarap daw mag-drive ng naka Aero Magic Guard ang isang makina, yung katulad ng kanyang makina. Okay, sir, maraming salamat ha. Yun, oh, like and subscribe my channel. This is Ben Cagara. Thank you. God bless. Every day. Bye-bye.